sine. Hello. Game na. Pangilang ano nyo na to? Pagsasama ni Marian. Pang-apat. Apat? Oo. Talaga? Marimar. Tapos hindi ako na... Hindi sila ni Dingdong na naging friend din niya ako. Salamat. Tapos yung Amaya. Tapos ito. So gumay nyo na yung isa't isa talaga pag nagtatrabaho kayo? Ano? Magmula naman nung Marimar pala. At saka nung nag-guest pa lang ako noon. First time ko siya nakatrabaho sa Maynila. Okay. Na sila dalawa yun ni Dennis. Tapos ako yung parang kapatid ako ni Dennis. Doon pa lang okay na siya sa akin eh. Hindi naman wala naging okay na siya sa akin. Dahil yung time na yun, nangyari, yung mga accessories ko, naiwan ko sa Pampanga. Sa bahay namin, simpan ako ang accessories. Eh, kikay ako dun sa role ko na yun. So, ang ginawa niya, pinahirap niya ako ng accessories from that location. Naging ano na ako sa kanya, naging palagay na ako sa kanya. Tapos, nagkasama kami sa Marimar, yun ulit yung pagsama namin. Nakwento ko yun sa kanya, hanggang sa yun. Nais naman siya sa akin. Tsaka, parang talaga siya, hindi ko siya dinatawag na agad dahil hindi naman nagkakalayo yung edad namin. Pero parang ate siya sa akin eh. Pero pag yung mga narinig ang negative na balita tungkol sa kanya, ano yung nararamdaman mo? Ba, ano yung naisip mo? Nasasaktan ako para kay Marian kasi kilala ko siya eh. Kilala ko siya bilang kaibigan, kilala ko siya bilang artista, at saka kilala ko siya bilang Marian mismo. Totoo siyang tao, papakita niya talaga kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. So, alam mo yun, minsan na parang ako, siguro hindi lang nila naiintindihan na siyempre bilang artist, importante rin yung alam mo kung paano mo pagkatanggol ang sarili mo. Kung paano mo kuprotektahan ang sarili mo. Siguro dahil sa ibang tao, hindi nila matanggap na siguro, for example, hindi mo naman may face lahat eh. Di ba? Hindi mo naman may face lahat eh. Parang mahirap kung si Marian, hindi mo naman siya kailangan i-please. Di ba? So, hindi sila nagiging close kay Marian. So para siguro, feeling ko lang ah, alam mo yun, siguro kaya nila sisiraan na lang dahil wala eh, wala naman na silang mapupunas kay Yan talaga eh. Pero sa tingin mo talaga misunderstood lang siya o inggit ba yung iba o ano? Pwede misunderstood, pwede inggit, or ano, pwede rin naman totoo na may nagagawa siya dahil tao lang naman si Yan eh, diba? Yun naman ang talaga dapat maintindihan natin lahat. Pag napapagod tayong lahat, napupunod din tayong lahat, nawawalan din tayo ng pasensya, minsan hindi natin alam. Kaya nga diba may mga tao sa paligid natin, hindi natin alam na tama pala o mali yung ginagawa natin, diba? Siyempre si Marian, bigyan naman natin siya ng chance na magkamali din. Pero sana yung pagkakamali yun, naman natin hibigin dahil wala naman tayo nagkakamali. Ikaw naman, sa sayo naman, you've been playing best friend, mga ganyan, mga kikay roles. So, hindi ka ba naiinip na sana ako naman yung type? Oo, lead role na ano, oo. Ikaw naman yung ano? Ano, pinapangarap ko din naman. Hindi naman ako magpapakipokrita para sabihin ko na ayaw ko yun. Oo, lahat naman ng artista na media yan dahil pag nandun ka, pag lead ka, mas maraming blessings na ba? Mas maraming opportunity na pwede lumapit sa'yo. Pero ako sa ngayon, masaya ako sa kung anong meron ako ngayon dahil pwede akong dito, ngayon hindi naman dito. Parang kahit kung paano ka back ni Paco, si Marian, si Danova, si Roderick. So parang bakit kailangan ko pa na maging ganito? Para lang masabi na magalitong artista, di ba? Maganda din naman yung kahit saan, kahit anong role, kahit anong character,